Magandang gabi, ito po ang inyong lingkod, Brother Eddie Villanueva, at ito ang programang Diyos at Bayan, ang programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Puno ng hamon at pagsubok ang 2016 sa ating lahat bilang isang bansa. Ang taong ito'y nakita natin ang pagbabago ng liderato at umaasa tayong lahat ng isang mas maayos, masagana, mapayapang pamahalaan sa Ilalim Duterte Administration. Balikan po natin ngayon ang mga pangyayari sa nagdaang 2016. Tanawin natin ang maaaring epekto nito sa maging takbo ng bansa ngayon 2017. Pero bago po yon, panoorin muna natin ang ulat na ito. Mga may init na usaping politika. Malulungkot na mga balita. Mga matatamis na tagumpay. At mga pagbabagong inaasam. Yan ang mga pangyayaring naging laman ng buong taong 2016 sa ating bayan. Mga balita noon, bahagi na ng kasaysayan ngayon. Naging mainit ang usaping politika sa bansa nitong taong 2016. Panahon kasi ito ng halalan. Sa taong ito, humarap ang buong bansa sa hamon ng paghahalal ng mga bagong pinuno ng ating bayan. Taong 2016 nang matagumpay na maihalal bilang isa sa mga senador ng bansa, si Senator Joel Testeman Villanueva. Bagamat nagsimulang mababa sa mga survey, pumangalawa sa may pinakamaraming nakuhang boto sa mga senador si Villanueva. Bit-bit ni Senator Joel Villanueva sa kanyang paglilingkod bilang senador ng bansa ang pagsusulong ng mga batas na maglilikha ng maraming oportunidad ng trabaho para sa mga Pilipino. Para po sa akin, pag mayroong trabaho ang isang pamayanan, mas payapa, mas busy na doon sa kanilang karera sa buhay, nais kumita, nais gumanda ang buhay, nais magtagumpay. Pero kung wala pong trabaho sa isang pamayanan, mataas yung tinatawag na criminal activities. Natututong magnakaw, natututong pumasok sa kanilang isip dahil nakatambay lamang at walang ginagawa yung manakit ng kapwa at gumawa ng mga krimen. Kaya naman po para sa akin, napakalaking bagay ang gumawa at lumikha ng trabaho upang i-address ang problema ng peace and order. Kung may trabaho, mas payapa ang kapaligiran at kung may trabaho, mas maganda yung aasahan natin sa ating kapaligiran, mas payapa. I, Rodrigo Roa Duterte, do solemnly swear that I will faithfully, conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines. So help me God. Taong 2016 ay naghalal ang buong bansa ng bagong pangulo. Sa limang naglaban sa pagka-presidente, nangibabaw ang tubong Davao na si Rodrigo Duterte. Sa botong halos 16 milyon ay opisyal na nahalal si Rodrigo Roa Duterte bilang 16 na Pangulo ng Pilipinas. Pangako ng pagbabago ang naging sigaw ng bagong gobyerno. Ang giyera kontra sa illegal na droga ang naging pangunahing krusada ng bagong administrasyon. Libo-libo ang sumukong mga drug users at drug pushers. Libo-libo din ang bilang ng mga namatay sa krusada na ito ng pamahalaan. Sa dami ng mga namatay at tindi ng epekto sa lipunan, maraming mga organisasyon ang bumatikos sa war on drugs ng Duterte administration. Maging ang international community ay patuloy na tinututukan ang Pilipinas. Maliban sa kampanya kontra illegal na droga, bahagi din ng mga pagbabago sa taong 2016 ay ang pagbabago naman ng foreign policy ng Pilipinas. Pangunahing bahagi ng independent foreign policy ni Pangulong Duterte na itigil ang pagiging dependent ng Pilipinas sa mga makapangyarihang bansa katulad ng Amerika at sa halip ay maging bukas sa pakikipagkaibigan at pakikipag-ugnayan sa iba pang mga bansa katulad ng Russia at China.
Aminado ang 22 taong gulang na si Robert na hindi niya ibinoto si Pangulong Duterte noong nakaraang Mayo. Pero dahil sa mga pagbabago sa bansa, nagbago din ang kanyang pananaw kay Pangulong Duterte. Sa katunayan, humahanga siya sa mga nagawa ng administrasyon at higit niyang kinakapanabikan ang mga mangyayari sa bansa sa susunod na taon. Pagpatuloy lang niya yung mga magagandang plataforma, mga magagandang programa niya, lalong-lalo na sa war on drug, kasi malaking bagay po yan, matulig sa ang korupsyon sa ating bansa. Naghatid din ang taong 2016 ng iba't ibang kwento ng tagumpay para sa ating mga Pilipino. Sa unang pagkakataon na sungkit ng Pilipinas ang kauna-unahang medalya ng bansa sa Olympics matapos ang 20 taon. Patuloy na lumalago ang ekonomiya ng bansa na itinuturing ngayon na fastest growing economy sa Asia. Kasabay ng pagtatapos ng taon, pag-asa para sa bagong simula at bagong buhay ang nasa puso ng bawat isa. Naway ang mga pangyayari noong taong 2016 ay ating makapulutan ng aral para sa ating pagharap sa 2017. Patuloy na tumutok dito lamang sa programang Naninindigan sa Katotohanan, Katarungan at Katwiran. Diyos at Bayan. Sabihin natin na yung effort pala ng change ay hindi napakadali. At ito ay napaka-komplikado in fact.